Kumbaga sinasabi mo kung ikaw ay fan ng LPE dito at merong series ang LPE, ito yung kanilang episode 8. Mm. Ito yung kanilang episode 8 or 9. Exactly. Na merong climactic event na dapat mangyari. Mm-hmm. And one thing to take note is kailangan 2-0 ang makuha nilang mga points, yep, to keep up with Execration and probably NXP, dahil kaya pa naman talaga in theory na makahabol dito. Pero let's see, because eto na nga ang first pick ng Aura Philippines. Maganda yung pinapakita lately ni JP para dito sa Cho Priority. Ngayon ko lang ata nakita ang Cho Priority, yeah, sa buong MPL. Oh, konting teams lang nagpipili ng Cho Priority kasi ang dami pa nga bukas na pwede piliin dito. Oh, oh. Meanwhile, Laos Playbook Esports, kasi meron na nga isang frontliner na gusto talaga makalapit sa lineup mo, Laos Playbook Esports. Mili sila ng Chang'e. Oh. So, magpapadalawang isip dito para sa Aura PH na mag-draft pa ng mga fighters na medyo mabagal, oh, oh, na gusto na front to back talaga yung team fight nila. So, dapat mag-ingat dito ang Aura sa picks nila. Yeah, mataas din ang win rate ng Chang'e lately. Isa din, mm-hmm, sa mga ginagamit sa mga ranked games right now na Priority Mage. Yeah. Especially kapag umabot tayo ng late game, especially yung kit na pag knockout dito ng mga buffs, mm-hmm, yung purple buff, di ba? Comboed up with the Yishun Shin, tama ka dito, no? Bago pa lang pumasok ang Aura PH, eh, madadamage na kagad sila. Meron nga akong tawag dito, Reptor, eh. Ano? Hindi ko alam kung mag-agree ka, ang coast-to-coast meta. Pwede na rin. Pwede, mga Granger, Farsa, Eve, Chang'e. Mm, kasi sobrang laki ng distansya na pinoprovide ng ability kits nila. And since kalaban nga ng LP ang Aura PH, isa sa mga teams na taas talaga ng priority nila para sa objectives, mm-hmm, of course, right out of the gate, kung kaya nyo naman, pili na kayo ng mga heroes na malakas mag-take ng objectives. Yeah. Pero ang ganda din ng response dito ng Aura PH, nagbarat sila along with the Ling na, wow, mataas yung capability nila naman na mag-knockout ng buffs at ng mga objectives, yeah, if nag-umpisa yung LPE. And they have the option to split up the map, oh, lalo na kapag umabot tayo ng late game. I think this provides as an answer para dito sa Chang'e late game din na gusto ng LPE. Aura Philippines, let's talk about their matchup yesterday. Nakita natin once again yung itlog, oh, ng Aura, but this time napigilan. Pero gusto rin sana nila makuha yung 2-0 na yun, eh. But unfortunately, na 2-1 sila. Hindi kaya parang pressured sila this time na syempre gusto mo ikaw yung top 1? Well, oo. May sense din naman na, of course, may slight pressure naman. Pero at the end of the day, sila pa rin nanalo dun sa series na yun, eh. Uh-oh. And, well, if you really want that top spot, dapat wala na yung pressure sa'yo. Dapat easy lang. Easy lang. Swag it off talaga. Dahil Paquito ang magiging third pick dito ng LPE. Wow! Automatic, no? Usually, nakikita ko ang digi sa umpisa, no, kapag Aura ang kalaban mo. Pero this time, LPE, sabi nila, teka, baka pwede pa tong magdigi. Mm. May Ling sila dito. And I like it na ito ang binan ng your LPE. We're waiting for the mage picks dito ng side ng Aura. Greed, I think isa to sa mga talagang tinitignan mong players. Yeah. Reptar, di ba? Greed especially because yung flexibility niya with that role. Of course, the times na nakita natin si Greed playing different types of heroes dun sa mid-support role is, of course, usually yung mga mages, pero andun pa rin yung threat ng Natalia niya. Oo. Na nakita natin throughout the season na may asim pa rin yung yung Natalia ni Greed. May asim pa. Parang si Madam Auring lang, no? Binabati ko si Madam Auring. Yung Natalia, binago yung kit, mm-hmm, na hindi na ganun kadali kagad makapag-silence. Mm-hmm. Pero since napupull off rin yun ng Aura, iba talaga ang dating ni Greed dito. Up again, kakasabi mo lang, Reptar, binan agad to ng LPE, respecting the Natalia. Dapat lang. And yeah, I think na-mention mo rin sa akin na yung kanyang katapat naman this time sa LPE ang kailangan mag-step up, tama? Yeah, definitely. Arvs, well, throughout, ever since naman sa qualifiers, Arvs has been very consistent para sa LPE. Mm-hmm. Yung kay Arvs naman is that nakita natin talaga siya with really just sticking to the mage picks. This Chang'e most likely pupunta sa kanya, pero may possibility rin na pumunta to para kay Jake. Kay Jakey. Kasi may history na siya na ginamit yung Chang'e. So, yeah, baka ito yung surprise factor ng LPE na magpipili pa sila ng isang game-changing mage, yeah, na pwede ipili dito para hindi makuha ni either Benny Cutie kasi nagme-mage din siya pero nasa side lane, so pwede sila mag-Kagura, yeah, or kung comfort pick, Louyi. Oh! Itong Louyi na to, Reptar, ito yung hero na nagpasok sa LPE
dito sa MPL. Mm-hmm. Yung Louie ni Arbs. And man, saktong-sakto, kakabanggit mo lang. This Chang'o is a flexible pick para dito sa side ng LPE. Akala ko rin nung una, ito yung magiging main mage sa gitna. Mm-hmm. Pero LPE, sabi nila, teka, kailangan muna nating igilid yan, gamitin ni Jake. And man, look at the burst damage and the global presence na meron dito sa LPE. Diversion ultimate from the Louie. Mountain Shocker, tapos long range. Coast to coast talaga to, Reptar, para sa Chang'o. Pero ba't ka napapaganito dyan? Sakto, kasi iniisip ko, Alice Kagura would be the best picks here for AuraPH and they do pick it up. LPE, if they want to go for their classic combo, baka last pickin nila dito yung Grok para kay Bimo. Or they can go for another playmaking tank. Kasi right now, kung si Paquito lang yung mag-hold ng front line, mahirapan dito ang LPE. So baka at the end of the day, they might still go for the Grok or maybe something go for counterplay. Kasi ang daming dive dito ng AuraPH. Yeah. Kung feel nila, baka mag-atlas pa nga sila. Eh. Kailangan nila dito nung pag may pumasok, biglang a counter initiation, Atlas, Kufra. The Grok is perfect dito. Mataas din ang win rate. Para sa side ng LPE, can definitely catch the Ling and Reptar with the predictions, right, ladies and gentlemen. Grok, last pick para dito sa LPE. This is interesting, Reptar. Medyo may pagka-styles clash yung picks dito ng dalawang teams. Isang heavy burst, long range, pero parang medyo, naman sa side ng Aura, medyo scaling naman sa part ng Aura. Yeah, so, which is why, para sa LPE dito, titignan talaga natin yung early game nila. Kasi with the lineup that they brought out, and of course, dahil nakita na nga natin yung galaw ni Bimo with that Grok, baka sila yung mag-set ng early game tempo dito. I-surprise ang AuraPH kasi kakasabi mo nga lang, scaling yung lineup ng Aura. Well, how do we stop that? Tayo yung mag-agro sa early game. Yeah, the Grok is back. Tama ba? Parang, can you smell what Bimo is cooking? Hinahanapan ko kasi signature ngayon to ni Bimo ever since anong sumali siya ng MPL. This is an important game for LPE, pero syempre ganun din naman sa Aura. Ang taas ng scaling, no? Kasi yung Barats, yung Alice, man, tsaka yung Ling late game, di ba? So parang, titignan talaga natin dito yung early game. Yun nga yung binanggit mo. At magmamatter din dito yung rotations nila. Na especially kapag level 4, man. Chang'o, tsaka yung diversion ni Louie. Hindi mo alam saan sila pupunta dito kung ikaw ang Aura Philippines. Yeah, LPE has shown before na kaya nila mag-surprise plays talaga gamit yung diversion ni Louie. But then yung titignan ko naman dito is paano magro-rotate dito si Greed with the Kagura. Yung timings niya na pagtapon ng payong. Just to get a sense kung merong bang mga miyembro ng LPE na malapit dun sa kanya, sa shrubs na yun. So that's gonna be really crucial. Pero pabalikan ko yung isang sinabi ni Rob na AuraPH is one of the teams na mid to late game, dun talaga yung comfort nila. Na kahit behind sila, dun sila masaya. Yeah, may mga teams na master itong early game, pero parang pag dumating ng mid to late, hindi nila alam paano tapusin. Oh. And I think dito napapasok yung binabanggit na, ako honestly, may para sa akin ang pinaka-unzone yung Aure. Kasi early, mid hanggang late, iisa sila nang ginagawa eh. Meron talaga silang certain na plan. Yeah. And kitang-kita yun sa galaw na since week 1 na kahit na medyo nalulugi sila sa work, nabaliktad pa nila yon. Yun yung, kaya yun yung napansin kong characteristics. They can they know how to end the game and they know yung formula ng lineup nila. Yeah, and actually if LP kung hindi nila matapos yung laro na to na mabilis, it will be really hard. Kasi with the Barats, with the Ling, and then the Alice, you have three heroes that kaya nila mag-hold ng lane, mag-split ng mapa, mobile, makakasustain din sila. If ever na mag-gang sila, they can buy time para maggumawa ng play sa ibang parte ng mapa. So, LPE, taking time bomb dito yung AuraPH. Kung sumabog yung Aura, well, LPE ang lugit. Tama ka, no? Kasi may Alice na hindi mo rin mahuli kagad. Oh. May Ling na pa-out-out lang, pa-in. Wala nga silang catch pala. Sa Ling. Ang main lang nila na pwedeng panghuli ay Grok. Pero depende pa. Pwede ma-dodge. Pwede. Or Louie. Kaso yung Louie hindi siya stun eh. Yeah, siya eh, parang hila tapos mini-stun lang eh. Oh, yung maganda din naman sa kanya, sa Louie, is that kung maganda lang yung positioning niya, easy siya na makakalabas ng vacuum yung combo niya, yung rotation and then the dispersion. And easier said than done though, pagkalaban mo yung AuraPH. Kasi of course, we know paano gumalaw yung AuraPH dito. Pero if LP can pull it off na makakabait sila ng initiation na maganda yung pwesto ni Arvs, makakalabas siya ng combo, then
sobrang disruptive yung low hip pick. Yung low hip, guys, TLDR for the people na nanonood ngayon, no? Sa draft na nakita namin dito ni Reptar, early game damage to mid game, meron ang side ng LPE. Actually, meron din hanggang late game. Mm-hmm. Pero ang lineup kasi ng Aura ay scaling. Pag sinabi nating scaling, lumalakas ng lumalakas habang tumatagal. Mm-hmm. Habang tumatagal, lalong lumalakas, ganon. So ngayon, yung kakatayin mo. Lumalakas. So, ngayon, kailangan, TLDR, kailangan lang pigilan to ng LPE. Yun ba ang gusto mong sabihin dito? Yeah, exactly. But again, easier said than done kung kalapit mo yung Aura PH. And of course, the problem is yung sinabi natin kanina, wala nga silang hard catch. Mm-hmm. Actually, the strongest catch here dito para sa side ng LPE is, man, you mentioned it, Grock technically yung knockout niya with the ultimate. Pero yung pakita rin, kung malandyo yung knockout punch na dalawang beses, nakita na natin yun throughout the season na sobrang disruptive din yun sa team fights. Yeah, tingnan natin kung mangyayari yung lahat. Mabalik, tama, labas tayo sa laro, Reptar. Mm. Ilang games pa ang LPE? Kasi, man, nasa ano na sila eh. Kumbaga, kung ito yung vapor, nasa ano na sila eh. Nasa Titanic sila eh. Ano na sila eh. Jack, there's a boat na sila eh. Na version. Tinatawag na si Jack eh. Naghahanap na sila ng pintuan. Si Rose eh. Alam mo yung eksena sa Titanic, yung si Rose na lang inasa pintuan. Yun na yung LPE eh. Pero kaya pa. Si Rose nakaligtas yun eh. Nakaligtas. So ngayon, gusto ko i-calculate natin dito yung games for the people na nanonood ngayon. Interestingly, nanalo ng 1 point ang Execration kahapon. Mm-hmm. Which is gusto sana nila 2-0. Pero since nakakuha sila 5 points ang hinahabol dito ng LPE. Kung manalo sila dito ng 2-0, 3. Mm-hmm. Pero ilang matches pa bang meron sila? Well, for Execration and LPE, if I'm not mistaken, around 3 or 4 matches na lang for these two squads here. Kung mangyari dito is pang LPE naman, ay natalo. Sabihin natin, ma 2-0 sila ng Aura or ma 2-1. It's gonna get to the point na yung fate nila, kung makakaabot pa talaga sa playoffs ang LPE, ay determinant na sa resulta ng Execration. Oh. So maghihintay na lang talaga sila kung matatalo ang Execration o hindi. Of course, kaya pa nila makakuha ng points, but then kailangan nila i-2-0 lahat yun para makapasok lang sa playoffs. And you don't want that place na umaasa ka sa pagkatalo ng kalaban. Mm-hmm. Diba? Napakahirap nun. So, we shall see kung kaya-kayang baguhin ng LPE ang kanilang destiny or kung Aura PH ba ang mananatiling mainit sa Group A. And ladies and gentlemen, MPL Philippines is of course under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Ito yung gusto mong match-up, Reptar. Nako, pagandahan pa ng ano, pagandahan pa ng suot. Nakagura versus Louis in the mid lane. Greed versus Arbs. Catwalk lang yun nasa gitna. And yung maganda dun is, again, the timing, their abilities, paano sila magsa-sidestep. Kung meron isa sa kanila na mababurst yung isa, then that's gonna be an small advantage na para sa team nila. But then, what I also want to look at here is roughly your performance on that balance. Pero before that, si Bimo, mukhang mahuli. Chillax lang muna siguro, Reptar, no? Medyo poke pa lang ang ginagawa dito ng ating mga mages. But side lane matchups, importanting din talaga, no? But okay, off-cam kill right there para sa first blood. Gandang pasok dito ni Lord Hades to get that double kill. And partida, level 3 pa lang siya. Okay, masakit doon yung scaling lineup na maganda mid to late. Pinabilis mo na yung scaling dito ng Ling with that early double kill. So, this is gonna be an important turtle, yung next turtle dito para sa LP na makontest nila or as much as possible makuha nila yun. Kasi kung makuha pa yun ng Aura PH, rough start. Hindi maganda yung early game, ha? 20 seconds in para dito sa turtle natin. And ang nakakatakot sa isang Ling kasi pag nabigyan mo ng magandang advantage, pwede kanyang i-tower dive. Mm-hmm. Lalo na kapag nagkaroon siya ng ultimate. It's definitely Aura to. Kakasabi ko lang, tower dive now. The tower dive is real. And ito yung gusto mong banggitin kanina, yung match-up between Jake the Dog and Benny Cutie sa baba. Tapos yung match-up with Raflesha at saka itong si kaibigang Ryota. Eto na, gumagalaw na si Lord Hades. Dinidisrupt niya na yung lanes. Yeah, and LPE, numpisa na nila yung turtle, pero yung Aura, makakakuha ata sila dito. Mukhang yun na nga, Yingyang Overture coming in. That is another burst down for Greed. Mawala dito is si Aspect.
Mukhang marireset lang yung turtle dito, pero nako, Reptar, mukhang maganda yung simula para sa side ng Aura Philippines. Oh, 2K gold lead na dito para sa Aura PH. The Clock of Destiny pick up there by Benny Cutie. Aga nga. And this is the, ito yung trend nakita natin from Chang throughout the season. If in the early game, mapitas sila na isang beses, dapat hindi na sila mapitas na dalawa o tatlong beses pa. Kasi if that happens, sobrang lugi na yung pag-scale dito at pag-farm ng Chang. So dapat mag-ingat talaga dito si Jake the Dog. If he can keep it to just one death, then okay pa. LPE still have one of their insurance. Kasi yun na, that Chang is insurance para sa team nila. So, speaking of insurance, may nahulog na naman, may na-deposit na naman dito. Ang Aura Philippines, level 3 pa lang si Bimo Reptar. And level 6 na yung mga kalaban niya. Level 4, level 6. Fake diversion pa. Fake diversion ang ginawa dito ng LP. And mukhang tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa tapos. It ain't over. Sabi dito sa side ng Aura. But nice combo para dito kay Arms and Jake the Dog. Pero lilipad lang palayo si Hades. Benny Cutie lang mamamatay. Reptar, mukhang hindi talaga nila mahuli. Oo, and LPE though, benefit of the doubt, dapat din mag-ingat ng Aura PH sa counterplay possibility ng LP. Kasi nakita natin, binuhusan sila ng Meteor Shower ni Jake the Dog. If hindi lang na-sidestep ng Aura doon, baka double triple kill na yun para si Chango. So Aura has to be careful for the counterplay. So ang ibig mong sabihin dito, Reptar, Aura Philippines, kaya nila mag-pick off, pero kapag na-layer in ng LPE yung mga ultimates nila, kailangan iwasan yon ng Aura Philippines. Parang ganito. Just like that. Benny Cutie, mabubuhay pa ba siya dito? Mukhang hindi na. As the second skill dito ni Aspect ay tatama. Nice pick-up para dito sa side ng LPE. And yeah, nagkakaroon sila ng onti place dito ha. Yeah, and now LPE, masaya sila doon kasi nabalanse na yung ano, yung trade-off ng gold farm doon sa gold lane. Pero si Aspect, kailangan niya mabuhay dito. Okay, JP. Half health dito. No Hades? Damage whatsoever for Aspect. Nag-proc pa yung killing spree. Greed galit na paggamit na ng flame shot sa bush. As Jake the Dog will just flicker it out. 7-3, tuloy-tuloy pa rin ang aggression ng Aura Philippines. Habang nangyayari to, si Rafflesia at saka si Ryota naman, nagpo-farm lang. Masaya lang sila doon. Kasi yun, dead lane naman talaga eh. Pero si Jake the Dog, baka mahuli na naman. Ang sakit nito, Reptar. Kung ikaw ngayon yung nasa bottom lane na Chang O, sobrang maiintindihan mo na hindi ka rin kagad talaga makaka-out. Mm-hmm. Diba? Yeah, and masakit kasi even if sabihin natin mag-play safe si Jake the Dog, nasa ilalim siya ng Tore, Alice at saka Ling most of the time yung makakalaban niya dito. And again, strong capability para mag-tower dive. Aura Philippines, ano, masaya sila na i-trade off yun na either, if ever baka si Alice or si Ling yung mapitas doon, at least nakuha nila yung kill kay Jake the Dog. And then mapupush nila yung Tore. Yun nga eh, no? Aura Philippines, they're controlling the bottom side dito ng mapa. And ang nagiging dilemma ngayon ng LPE is wala silang nakukuhang trade-off. Buti sana kung lamang sila doon sa top lane. Pero hindi eh, tabla. Yun ang nangyari dito sa top lane. So are we looking at a snowball game ngayon para dito sa side ng Aura? Kasi mukhang doon pupunta eh. Oh, potentially. If yung next turtle fight dito, mag-contest din yung LPE and then bawasan sila ng dalawa, tatlong miyembro without a good trade-off on the side of Aura PH, then yeah, it's gonna be a quick snowball. Makita natin ang LPE, defensive na lang talaga yung laro nila. Pero again, one of the hope now that LPE has is yung kanilang Pakito. Because the fact that Pakito hindi masyado na-disrupt yung lane niya, katulad lang ni Reflection, naka-farm siya. Again, the knockout punch, yung combinations, yung damage din naman yung Pakito, masakit. Pwede. Ang daming cooldowns, at saka mabilis lang din naman mag-reset yung cooldowns lang. Yung cooldowns niya. So, again, pwedeng-pwede talaga if combine mo yun with the low yield, damage ng low yield, damage ng Chang'e, andun pa rin yung capability ng LPE mag-counterplay. Kaya nila dito, siguro pwede silang gawin dito ng LPE, hintayin nilang mag-overcommit itong side ng Aura Philippines because they definitely have the damage, especially na wala pang defensive items right now ang Aura Philippines, man. Pero Aura, mukhang nagalit sila eh. Mukhang ayaw nilang makakuha na ng isa yung mga kalaban nila. And this is looking dangerous ngayon, especially na ganoon ka-confident si Lord Hades, ganoon ka-confident si Benny Cutie to go in sa Chang'e. Nako,
Baka makita nga tayo ng one-sided dito, Reptar. Yes, even mo, naka-early double kill dun si Hades. Of course, confident na confident talaga yun. Mm-hmm. And he was also able to get the turtles. So, yeah, getting really, really close to the point na baka sobrang out of hand na to para sa LPE. And I think nasabi na natin, like, most of the possibilities that could happen here, yung next objective fight dito, kung iko-contest ng LPE, they need to be careful na hindi sila ma-wipe out. Oh. Pero, kakabalik na lang natin. Pero mukhang hindi nila mako-contest, rep eh. Oh, mahirap. Kasi mahirap. 7 seconds yung turtle. 7 seconds pa si Arv. Siya yung kakalabas na ng turtle dito. Isang magandang reset ang kailangan dito ng LPE. Ang hirap na ngayon. Pwede silang umasa na ngayon sa late game. Yeah, pag-usapan natin ulit itong Paquito na binabanggit mo. Really having a hard time, Ryota against Rafflesia. Level 8 to level 7. And hindi rin siya kagad kasi pwedeng mag-initiate kasi pwede siya ma-burst down eh. Oo, oh, and as much as possible, Ryota, dapat mag-ingat siya na hindi makabigay ng kills and aura. This is gonna be an easy turtle for them, man. May LP talaga, sobrang hirap para makakontest. Si Bimo, baka mahuli pa nga. Oh, pinap niya rin yung kanyang ultimate doon just to get out. And mukhang dito na lang muna aasa ang LPE sa kanilang pag-spam ng mga minions dito. You're really gonna hope lang na itong Aura ay hindi muna makapag-push. Kasi ang problem is kaya silang pasukin eh. Oo. 'Di ba may Ling na naka-DHS na kanina pa. Oh. It's tough again for LP. Ooh, ang ganda ng flicker, G Kundo. Oh my. Tapos may flank pa doon sa manang gilid ni Benny Cutie. Yung mounting shock ay wala na lang gagawin kundi mas slow. Hindi, wala na nga palang slow yon. Pero ngayon, Aura Philippines is going for the disengage. Pero may counter go sila pa. Benny! Ang pumasok pabalik. There you have it. The Tempest of Blades. Malayugiyo lang mga kaibigan. Nahuli sa trap card ang LPE. Ulit tawag yung trap card na yun na ano na yung effect Swords of Revealing Light. Swords of Revealing Light. Swords of Revealing Light. Then yung isa yung bumabalik yung effect dun sa kalaban mo. Nakalimutan ko yung tawag, parang Mirror Force ata. Parang ganun. Oo. Yun yung Magic Cylinder. Magic Cylinder. The Magic Cylinder yung sila. LPE. Pero ito, susubukan ng LPE dumipensa dito sa bottom lane. But again, umabot na sa punto na tignan mo the dive in by Benny. This is a 2-4 matchup. Benny Cutie and Lord Hades, minamama ang apat sa side ng LPE. Defensive na lang dito ang magagawa ng LPE. Mahirapan sila lumabas sa kahit na ano, mag-push sila, lampas sa side ng river nila, kahit subukan lang nila kumuha ng isang tori. Mahirap talaga. Kailangan nila magsakripisyo para makapush lang. Pero mukhang mahuli naman dito si Ryota. Kaso let's see kung magiging worth it ba yung sakripisyo, Reptar. Naku po, ang unat. Kaya pa, lumalaban. Dito, lumalaban pa nga talaga, pero may overturn doon sa gilid. And Hades, ladies and gentlemen, will get the pokes. Buhay na buhay pa rin siya dito. Ayun, hindi, kakasabi ko lang. Masyadong naging malalim si Hades dito. 5,000 gold lead for Aura Philippines. At mukhang yun na ata yung overcommitment na binabanggit natin, Reptar. Oh, and then interesting yung ginawa dun ni Green na hinintay niya talaga yung pagpasok niya with the yin-yang over there. And actually, nakatayo lang siya dun waiting for the perfect opportunity. And LPE naman, they can use this as a perfect opportunity para makahanap ng opening kasi napitas nila si JP. Part 2 na yun, Reptar, ha? Ng overcommitment para dito sa side ng Aura Philippines. Let's see kung magtuloy-tuloy pa. We've seen games na kahit basag-basag na lahat ng tore. As long na nandun yung base, pag umabot tayo ng late game, kaya pa talagang balik na rin. Sa pro teams natin, wala nagsasabi, oh my, wala yun eh. Oh, wala yun eh. Wala talaga, oh my, settings na. Oo, basta nakatayo yung base, laban lang. Oo, laban lang talaga. Reptar, let's talk about the late game dito. Kung umabot man sa puntong, gano'n na nga, base to base, I feel na yung scaling din kasi ng LPE, ang taas pa rin ng burst talaga eh. With the combination of the low Yi and then the Chang'e, and then as long as si Aspect hindi maganda yung positioning niya dito, they'll be able to deal enough damage to the main threat, which is the Barrett's. Kasi baka umabot sa punta na sobrang kunat naman yung Barrett's dito ni Rafflesia. But then at the same time, andun din yung threat ni Benny Cutie. So those two are what LPE have to watch out for. Oh, yung LPE dito ay nagdidikit-dikit na. Meanwhile, yung Aura, binibait Si Benny. Ang Lord
Benny pumasok sa tatlo dito pa yung meteor shower ang uubos sa kanya. Si Arbs naman magiging main target ngayon dito ng Aura Philippines. Pero lumapit dito si Lord Hades. Ito na yung mga payong ni Green for the slow. Pero sabi ni Ryota, it's our time to shine. That's the vision na mapuprovide ngayon ng Mountain Shocker. Mag-aabol pa pa ang LPE. Hindi pa pala tapos ang laban. Reptar! Lumalaban pa sila and nakita natin yung epekto ng Pakito ni Ryota, the knockout punch. Kaya sila nakasecure ng kill dun kay Hades, pero si Aspect. Oh my, speaking of knockout, mas na-knockout siya dito ng stomp ni Rafflesia. Tama ka, no? Si Rafflesia ang pinaka magiging problema itong dinosaur, si Dino Thunder. Oo, nakatira shield na nga eh. So yung magic damage na nilalabas dito ni Jake the Dog at saka ni Arf na mababawasan na. Naku, pag si Rafflesia pa naman kumagat. Usually sa Aura Philippines ang madalas kumakagat si Grid eh ng chicken wings. Pero si Rafflesia this time sa dinosaur. Oo, sa dinosaur, the Dino Thunder Bimo trying his best to ngumert-ngert at mag-steal ng Lord. But it is going to be Aura Philippines pa rin. Rafflesia showing up is A game para dito sa game number 1. And I think the reason why Bimo did that yung kasi hindi naman niya mananakaw yung Lord. Sobrang milagro kung nagawa niya yon. Although he has done it before na ginamit yung wild charge para makasteal ng objective. I think it was the turtle in a series that they had before. In that situation, I think parang buy time na rin yun para sa LPE. Yeah. Kasi yung Aura PA, masyado naman sila eh. Preoccupied sila na, oy, andito si Bimo, sige, subukan natin ba yun. Yeah. Then during all that time, yung mga 2-3 seconds na kinumit nila para makakuha lang si Bimo doon, kulang sa push, ganun. But then, sobrang maliit na bagay lang yun. It's a small thing, it can help, but then at the end of the day, yung Aura PH pa rin yung in the lead, and then yung Lord na lumabas na. I feel na understandable din na gagawin na lang talaga ni Bimo yun eh. Kasi yun na lang, yun na yun eh. Yun na lang yun yung alas nila to probably get back to this game. Kaya naman, kasi may mga overcommitments dito ang Aura Philippines. Pero hindi rin pwede mag-overcommit ang LPE. Mm. Diba? Parang yung mid kanina na si Aspect na pitas pa dito ni Rafflesia, parang kailangan talaga nila maging patient din na may pumasok sa side ng Aura. Yeah, and that's kind of sad kasi nung nagpupush na sila dun sa mid lane, it looked like, uy, mukhang nakaka-comeback na dito ng LPE. Yung momentum, parang 60-40% LPE, pero malapit na yun. But then, Aspect going down there. So yeah, Aura, nakita natin yung mistakes nila with overcommitment, LPE, kakagawa lang nila yun. So they both have to be careful with overcommitment here kasi nakita naman natin na both of these teams have the capability to come back. LPE, a little bit of a glimpse. Uh-huh. Pinakita konti lang na kaya pa nila. But yeah, then, again, they really have to be careful here kasi Rafflesia, Lord Hades, Benny QT, man, all of them are threats. Greed at this point. Ang taas ng damage nila. Kung mahuli yung mga miyembro ng LPE, grabe yung burst. Yeah. Kailangan din nilang mag-ingat sa positioning. Reptar, we've seen games na nakaka-comeback na ng Luyi. Especially kapag may diversion play sa likod. Is this one of those games na pwede natin makita? It's gonna be risky. No. Ang daming waves kasi nagka-crash. Lahat ng waves dito, sa lahat ng lanes, pabor dito para sa Aura PH. So yep, a diversion play, masyadong risky na yun. Risky talaga. Kalahati na ang buhay ng Lord dito. LPE defending the bottom turret. Si pasok ngayon si Benny QT. Basag na ang turret ngayon dito. Pero may knock-up na magmumula, of course, dito sa side ng Aura. Pero yung yin-yang overturn ay mabitin pa rin ang damage. Boy, pati dito ang side ng LPE. At magbaback na lang din ang Aura Philippines. Oh! Pok lang. Parang bumanda yung Ling eh, no? Parang pinabanda ni Efren Bata Reyes eh. Grabe! Fake lang pala, pre-practice lang. Practice lang ni Lord Hades yung pasok. Yung pump fake na Ling eh. Pump fake, pati yung Ling pala may pump fake eh, no? Baka bagong ability na yun. Or baka exclusive lang yun kay Hades. Kay Hades lang. Pero yeah, that could have been a really good take. Kasi tumama yung flame shot doon ni Greed. And if ever walang malapit doon kay, I believe that was Arvs ata or si Aspect yung natamaan, baka papasokin pa yun ni Hades. But then since meron mga miyembro ng LPE na malapit doon, well, of course, play safe muna, pump fake muna. Yeah, pump fake lang. Looking at the records right now, Hades, 10-2-4. Meanwhile, si Rafflesia, 3-0-4, pare. Ibang klaseng KDA. Tataas na naman si Hades dito sa KDA department. Mm-hmm. And yeah, I think LPE, as long na magtabi-tabi ka rin kasi sila, hindi talaga sila pwedeng pasukin ng
aura. Kahit natamaan sila dito nung yung overturn, pero wait, there's a play? Lipat lang. Para maka-clear lang. Kasi that's good respect to the probability na andun si JP. And then tama din naman yung hunt sila. Pero si Bimo! Oh no. May mahuling bato ata dito. Ang Aura Philippines, bilis Bimo. Oh, mabilis siya. Naglalakad pa yan, partida. Oh, pero hindi ata siya makakawala dito. Bimo trying his best. Flicker out. Mabubuhay ba? Yes, he is alive. Bimo providing space para sa LPE para ma-survive itong game. Reptar. Parang flex na nga rin yun na hindi niyo ako nahuli. Hehe. Pero ngayon na yung LPE. Kailangan lang talaga nila dumepensa. And again, the threats, the dives coming in from Benny Guti. Nakita natin yung combo niya. Pag tumama yung Blood O at saka yung Blood O. Sakit. Ang sakit. Yeah. Second and third lang yun. Minsan nga, hindi pa tumatama yung first kill. Pang entry lang yun. Oo. Ginagamit ni Benny QT. So, spacing din, yung positioning nila is what they have to watch out for. Kung maiwasan nila yun, then biglang sabihin natin, wrong timing yung entry ni Benny QT or si Greed. Yeah. Tas si Ryota, knockout punch, knockback, LPE can make the counterplay. Ito pang interesting ha, nagkakaroon ng damage itong LPE. Glowing Wand ay available na ngayon kay Jake, the dog. Plus, meron na rin nung Rose Gold Meteor si Aspect dito to survive. So, yeah, this is, I think, aabot pa ng talagang mas matagal. Especially na 15 minutes na pala tayo, Reptar. Parang tagal na nung laro, no? And Aspect picking up the Rose Gold Meteor, parang tagal ko na rin hindi masyado nakikita yung item na yan. Pero magic damage kasi mataas dun sa Aura PH coming in from the Kagura at yung Alice, makakatulong yun kasi nagpo-provide yun ng shield para mataas naman yung survivability ni Aspect at kaya pa niya mag-free. Ang tanong kasi dito, Reptar, pag nabuhay siya, kaya niya bang dumamage? One of the main reason kung ba't mo gustong mag-sustain is for you to get the damage going. Meanwhile, ang layo ng abol dito ng aura. Grabe yun ha. Parang ano yun? Simula kabilang court? Oo. Half court shot yung ano, flame shot ni Grid dun eh. Oo. Tumama ka agad kay ano, kay Jis the Dog. Pang zone out lang dito sa Lord. Reptar. We shall see dahil may diversion play na papasok. Ryota, nandito. Full ang kanyang jump stance. Pero makunat pa rin dito. Sila Flesha, may Sipar. Magagrab si Aspect ang mahuli. Sabay minayuban ngayon dito ni Greed. Tapos bumili pa ng item si Greed dito ni Vine Blade. Pero naku, nawala na rin yung Luigi. Si Ryota naman na maiwan. Eto na, the ngert-ngert. Yum. Huli ka, Benchin. Delicioso. Sabay, nandoon naman din si Hades. Naatakihan dito si Bimo. Nako, na-disrupt ng Aura Philippines dito. Yung positioning ng LPE. Bimo takbo. Wild charge palayo, pero mukhang libreng Lord na ito. Grabe yung JP QT combo doon. The pick off with the Way of the Dragon, followed up by Benny QT's Alice, and then si Greed din nagpato din ng payong. Two members lang nahuli doon, but then LPE, dahil na-scattered na sila, na wala na yung position nila, aura, trabaho lang ginawa. Wow. Nabanggit mo kanina na parang pag yung LPE nagtabi-tabi, nagland ng mga layers upon layers upon layers ng skills, doon papasok yung damage. Pero nahiwa-hiwalay sila. Kumbaga para silang hinimay. Oo. Ganun yung ginawa ngayon dito ng aura. Yeah, and now, LPE have to pull off a defense of the lifetime. 10K ang goal lead ngayon ng Aura PH. And the questions of sapat ba ang damage ng LPE is definitely there. Dahil nga umabot na sa punto na yung mga damage dealers nila, kailangan nga din nila mag-build ng sustain item. But then again, yung trade-off is baka kulang sa damage dito para sa depensa. Yeah. Reptar, gusto ko lang i-comment dito yung ability ng Aura to make plays. Yung ginagawa nila, parang ito yung mga no-look pass na alley-oop eh. Oo. Yung mga ganong lipad ni Hades na may kasamang playing shot. Oo, 360 ibang, pa. Oo, ibang klaseng communication ang pinapakita ngayon ng Aura Philippines. And they're now marching towards the base ng LPE. Wala na ngayon yung Lord. Ang tanong, makakapag-depensa kaya ang LPE dito? Mahirap. Uy, yung pader. Oh! Ang ganda ng Flicker Way of the Dragon! The fix, mga kaibigan! Mula kay JP! The pump fake is real! Ibang klaseng movement! Freestyle Joe! Nakita natin dito sa MPL. Akala natin na untog na siya. Hindi pa pala!
Fake lang talaga. Ano, crossover muna. Ay, andito yung depensa. Hindi, pump fake. Hesitation. Lahat na ginawa. Hesitation. May airtime pay. May halftime. I'll give it a 10. That's a 10, player. That's a 10. Let's go home. Let's go home. Air JB, ladies and gentlemen. It's wow. Over. Mala Vince Carter 2000 eh. Dude, guy, it's over. Yun na lang talaga magagawa mo. Masasabi mo dito. Wow! May, naalala mo nung si Vince Carter, nung dumakdak siya tapos nilagay niya yung kamay niya doon sa ring, ganoon kalupit. Freestyle show, parang dumakdak si JP doon eh. No, the honey dip. The honey dip. Akala natin na untog. Akala talaga natin. Ewan ko men ha, pero... Kasi wala na yung ano niya, wala na yung shun po. So, kasi nag-jeet kundo siya sa loob, nag-shun po na din para lumapit. And then parang, uy, saan pupunta si JP? Flicker, man. This guy, you don't give that show to JP. Alam mo, Rep, bigyan kita ng onting history, pare. Nung first time natin nakita yung show, pati ako na pa, teka, si JP nag-show, pero nalaman ko pala sa mga players din, na bago pa man mag-MPL, ginagamit na ni JP tong hero na to. Ready. Matagal na niluluto. Oo, matagal na talaga. And it gave Aura Philippines the opportunity to end this game. Ang tanong dito sa LPE, worth it kaya itong buy time na ginagawa ni Bimo? Maybe kasi si Benny Cutie at saka si Lord Hades malayo, mahihinto dito yung possibility ng Aura PH, yung mga miyembro na iwan doon na mag-push. Don't tell ako ya. Wow. Mahirap talaga. Akala ko ihahatid nila si Bimo eh. Oo. Iba na yun eh, pero okay, sige pre, balik na. Aura respecting the buy time movements ni Bimo. Ang hirap na ngayon ang sitwasyon ng LPE. Di pa rin ang makaget over kay RJP, pare. Oh, and ngayon, Aura PH, hindi nila kailangan mag-lord. Actually, hintay lang nila yung minion waves. Kaya na nila ito i-push. Yeah. 25 seconds pa hanggang makabalik si Bimo. We're now at the TikTok timers, Reptar. Nice vacuum mula dito kay Arbs. Pero wala na rin yung meteor shower at mukhang ito na nga yung final hurrah ng Aura Philippines as they will be taking this one into the bag. Aura Philippines will get game number one. And of course, this winning moment is brought to us by Oppo A94 Air JP. Flying high to get this victory, pare. Highlight play. Siguradong-sigurado na makita natin yun sa highlights. But then, the highlight of the game is one of the highlights is yung nangyari dun sa umpisang